pambansang loyalista, pambansang loyalista. Di ko mo makikita, di ko mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Naglabas na po ng pahayag si Madam Elizabeth Oropesa. Inamin niya na po na hindi na siya taga-suporta ng mga Marcos. Sa madaling salita, binabawi niya na ang pagiging Marcos loyalist niya. Ang buong pahayag, eto, basahin ko. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lamang po. Basahin ko lang po muna ng buo, mga ka-PL. At pagkatapos, balikan po natin para himay-himayin. Okay? Eto na. Dear Sir, ang pinatutungkulan niya walang iba kundi ang Pangulo, mga ka-PL. Maliwanag. Kinatay na po ang pagkatao ko ng mga kapwa ko, loyalista ko, no, dahil lang sa pagtawag ko ng pansin mo. Magalang po ako. Galing sa puso ang pakiusap at pagtatanong ko. Pero hindi nila nakita yun. Bashing pa rin ang napala ko. Hindi ako takot sa kanila. Matapang lang sila sa social media. Mga duwag naman sa personal at walang kwentang tao. Ayan. Sa tingin ninyo, totoo ninyo silang kakampi? Hindi po ako nag-iisa. Ako lang palagi ang nauuna. Katulad ng panahong ipinagtanggol ko ang inyong ama at pamilya. Saka lang sumunod ang iba. Okay? Ang loyalty po ng katulad ko ay hindi nabibili. Hayaan nyo po. Husto na ako. Hindi naman kayo Diyos. Hindi nakasalalay sa inyo ang kaluluwa ko. Gumagalang pa rin, hindi na Marcos loyalist, Elizabeth Oropesa. Mga ka-PL, bago po natin himay-himayin, magbasa lang po tayo ng dalawang komento ng ating mga kababayan. Ang sabi po nitong isa, Ma'am, sana kung bukal po sa loob ninyo ang pagsuporta, dapat di po tayo nag-aantay ng kapalit or kung hindi na mapansin mga ginagawa natin, magtatampo na po tayo. Parang di po yata tayo nagmamature kapag ganun. Kung bukal sa puso mo ang ginagawa mo, hindi ka maghahangad ng kapalit. Ito pa. If gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, huwag ka aasa kaagad ng kapalit. O di ba? Sana po di nyo dinaan sa social media ang hinanakit nyo. Pwede nyo naman sabihin sa kapatid niya or sino man malapit sa presidente. Malamang makakarting pa kaagad sa kanya yon. Message mo sa kanya. Artista nga po kayo, kaya nyo gumawa ng ingay. Sana ma-realize ninyo na di tama yung paraan ng pag-abot mo ng hinanakit, just saying po. Ayan. Ngayon, himay-himay na po natin, mga ka-PL, itong post ni Madam Elizabeth Oropesa. Dear Sir, walang ibang pinatutungkulan kundi ang Pangulo. Sir eh, di ba? Kinatay na po ang pagkatao ko ng mga kapwa ko, loyalista ko, no, dahil sa pagtawag ko ng pansin mo. May nabanggit siyang kuno, mga ka-PL.
Pag sinabi kasing kuno, pakunwari, hindi totoong suporta. Madam Elizabeth Oropesa, sa ginagawa niyong yan, totoo kaya ang suporta ninyo sa Pangulo? Hindi kaya merong kuno? Ha? O eto pa. Magalang po ako. Galing sa puso ang pakiusap at pagtatanong ko. Yes. Kitang-kita po sa video. Napakagalang ninyo. Sa sobrang galang, umiiyak pa nga kayo. Eh. At galing talaga sa puso kasi tumutulo ang luha. Pero, hindi po namin nakakalimutan, madam, na artista po kayo. Napakadali pong gawin sa isang artista patuloyin ang luha habang nagsasalita para makakuha ng atensyon sa madla. Okay? Ito pa. Pero, hindi nila nakita yun. Ang alin? Alin ang hindi namin nakita? Kitang-kita po namin yung pagsusumamo ninyo. Pero, hindi po namin maiwasan na masabihan kayo na nangihingi ng kapalit, sukli, sa ginawa ninyong suporta sa Pangulo. Opinyon lang po namin yun, madam, ha? Huwag niyo po kaming huhusgahan. Okay? Ito pa. Basing pa rin ang napalako. Natural ho yan. Eh, mas marami po ang sumusuporta sa Pangulo na totoo ang pagsuporta yung walang kuno. Di ba? Hindi ako takot sa kanila. Matapang lang sila sa social media. Hindi naman po kayo tinatakot, madam. Nagpapahayag lang po sila ng kanilang opinion batay po sa nakita nila sa pagkatao ninyo. Ika nga ng iba, lumabas na daw po ang totoong kulay ninyo. Sa hinaba-haba ng panahon ng pagsuporta ninyo sa mga Marcos, eto lumabas na na parang nangihingi na po kayo ng kapalit. Eto pa oh. Sa tingin ninyo, totoo ninyo silang kakampi? Ang tanong rin po namin, madam, totoo rin kaya ang suporta ninyo sa Pangulo? Hindi kaya kabilang kayo doon sa mayroong kuno? Ah, eto pa. Hindi po ako nag-iisa. Yes, marami na ho kayo ngayon. Ikaw, si Beverly Salviejo, si Maharlika, at yung mga dilawan na nakisakay sa inyo. Marami-rami na. Ako lang palagi ang nauuna. Mali po. Hindi ho kayo ang nauna. Si Maharlika. Kasi humingi daw ng posisyon. Pero hindi na pagbigyan. Ayan, umiyak. Pangalawa ka at pangatlo si Madam Beverly Salviejo. Hindi po namin alam kung ano ang ninanais ninyo sa Pangulo. Bakit kayo nagkaganyan? Katulad ng panahong ipinagtanggol ko ang inyong ama at pamilya. Madam, matanong po kayo, ano po kaya ang napala ng mga Marcos noong ipinagtanggol ninyo sila? Meron po ba? Saka lang susunod ang iba. Ang loyalty po ng katulad ko ay hindi nabibili. Talaga? Hindi nabibili? O naghihintay lang ng kapalit? Nagtatanong lang po. Hayaan nyo po. Husto na ako. Hindi naman kayo Diyos. Hindi nakasalalay sa inyo ang kaluluwa ko. Aba, matindi po ang pinaghuhugutan ni Madam Elizabeth Oropesa, mga ka-PL. Umabot na sa makalangit na paniniwala. Niruin nyo, ihalin tulad yung madaman ng Pangulo sa Diyos. Malabo ho mangyari yon, madam. Ito pa huli. Gumagalang pa rin. Hindi na Marcos loyalist. Elizabeth
oropesa. Ayos. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, Madam Elizabeth, okay, karapatan niyo po yan na maglabas kayo ng hinanaing at manawagan sa Pangulo. Pero, karapatan din po ng ating mga kababayan na mahusgahan kayo batay po sa nakita nila sa inyo. Sa mundo ng social media, Madam, napakarami pong taong mapanghusga. Sana huwag ho kayong mapikon kung sakasakaling makapanood kayo ng video o makabasa kayo ng komento patungkol sa inyo na masasaktan kayo. Natural lamang ho yan. Naglabas lang rin po sila ng kanilang hinanaing laban sa inyo. Ayos! So hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed!